Lahat ay iyong mukha tumingin. Isarado natin ang ating mga mata sa buong and lift our both hands to Jesus. Itaas natin ang ating mga kamay, ang ating mga kamot sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Cover our heads and close our eyes, please. Hallelujah. Can we pray? Tayo po'y manalangin, tayo po'y magdasal, tayo po'y magampo sa Ginoo. Continually, itaas natin ang ating mga kamot, ang ating mga kamay sa Diyos. Continually, shall we lift our both hands to Jesus. Ama naming banal na sumasalangit, dalangin po namin, marintindihan, maunawaan po namin lahat po ng aming marinig at mapapakinggan. Nalangin po namin, pag-ampo namin, we are praying, Father God, na ang lahat ng aming mapapakinggan, marinig, itutusok, itatarak, ibabaon niyo po ng malalim sa aming mga puso. Hindi namin ito makakalimutan. We will not forget, Lord, all the messages that we are going to receive this night. Isa sa kabuhay po namin ito, we will put into practice, Lord, lahat po ng aming mapapakinggan. Ito rin po ay aming ipapangaral, sasabihin sa iba, ipipreach sa iba, Panginoon, lahat ng aming mga mapapakinggan sa lahat po ng tao dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, lalong-lalo na po sa aming mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, ikaw po ay magligtas, ikaw po ay magpagaling, ikaw po ay gumawa ng himala, gumawa ka po ng mga dakilang bagay sa araw na ito. Lord, grant the good desire of our heart. Lord, grant the request of our heart. Grant our prayers, Lord. Sagutin niyo, O Diyos, ang aming mga panalangin, ang aming mga dasal. At Lord, ang lahat ng karangalan, all glory, Father God, will only be given to your name, to your most holy and precious name. Kaya po, Ama, sa oras na ito, binabalik namin sa iyo ang lahat ng karangalan. We bring back to you all the glory. In Jesus' mighty name, at ang bawat sa'yo magsabi ng malakas na Amen. Isa nga pong malakas na Amen. Sige po, tayong lahat ay makakaupo sa banal na presensya ng Panginoon. Yung mga nasa gilid po, yung mga nasa likuran, nasa gilid, pwede po kayong umupo. Yan. Mas malapit, mas maganda, para mas makita ninyo yung kagwapuhan ko. Glory to God. So, ibig sabihin ay 4 na taon na pala ako pabalik-balik dito, no? 4 years na, parang kailan lang. No? It means, pang-4 years na ba ito, Asora? 4 years na pala ito. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, hindi na po ako bisita rito, amen? Amen. Ako po ay taga rito na. Kauban nyo na, amen? Amen. Amen. Palakpakan natin, Lord. Praise God.
At hindi pa ako umaalis dito, no? Hindi pa ako umuwi ng Maynila, hindi pa ako bumabalik ng Maynila, eh pinababalik na agad ako rito, no? At marami pa raw lugar na pupuntahan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Then last Sunday, no? Ako ay nagpapasalamat sa Ginoo, nagpapasalamat sa Diyos na arating ako kila Pastor Marlon Rafil, no? Kila Pastor Ramenchik, no? Dito sa Himuog, kinakain ako nila Pastor Inday ng Bisayang manok. Doon sa Surigao, pinakain ako ng Bisayang isda. Marang, no? Ganun. So marami sa akin pinakain, kaya eh siguradong babalik ako. No? So from the very heart of my family, mula doon sa aking family, no? At I'm welcome, makakasama rin na natin sila rito o makakasama, kayo man ay makakapunta rin ng Maynila, amin po ba? So from the very bottom, from the heart of my family, no? My wife and my three kids, no? And from the heart of the Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken, meron tayong chapters, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. Kagaya nga ng nasabi ni Pastor Roan, di ba? Last year, andito ako, September, no? Kada birthday ni Pastor Baltasar, andito ako eh. Special birthday nito eh. Atali na. Si Pastor Baltasar yung akatayin. So, last September, ako po ay nandito. No? I was here last September. Tapos November 6 to 28, no, lumipad ako ng UAE, United Arab Emirates. Tapos lumipad ako ng Jordan, tapos lumipad ako ng Israel. Balik ng Maynila, turo sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ano po. Then last July 31 to August 2, I was in Thailand. And hopefully this coming November, babalik ulit ako ng Thailand. Yun yun. Para iligtas ang mga Thai people, no? Gumawa ng mga himala doon sa pangalan ng Diyos at tulungan sila, no? Na gawin ang kabubutan ng Ginoo. Kaya ibig sabihin, ang lingkod na ito ng Lord ay umiikot buong Pilipinas at buong mundo. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoong sa buhay. Yung pagkakagamit sa akin ng Diyos, palaki ng palaki, palawak ng palawa, palakas ng palakas, palago ng palago, padami ng padami. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Samantalang yung iba, yung pagkakagamit sa kanila ni Lord, paliit ng paliit, pakunti ng pakunti, pawala ng pawala, papatay ng papatay. Pero ako po sa grace, sa awa, sa habag ni Lord, ang ating ministry is growing, continually growing and expanding, reaching out the Philippine Islands and the nations of the world. Amen. Amen. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, maging sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, no? I need your prayers and fastings more than ever before. Mas higit kong kailangan ng inyong mga pananalangin, ang inyong mga pag-ampo, ang inyong mga pag-aayuno, nang higit kaysa dati. Sapagkat mas iniikot ko ngayon ang buong Pilipinas at mas iniikot ko ngayon ang buong mundo. Hindi lamang ang prayer and fasting ang kailangan ko, kailangan ko rin ng pera, ng salapi, ng kwarta. Kasi maggastos na ikutin mo ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Napakagastos. Very expensive, no, to move from one province to another in the Philippines and from one nation to another nation, no, napakalaking pera. We need millions of money. Kailangan natin ng milyong-milyong salapi para maikot natin ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Kaya I am appealing to you, ako po'y namamanhik sa inyo, nakikiusap sa inyo, nagsasabi sa inyo, I need your prayers and fastings more than ever before, maging sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, and I need your support, no, more than ever before. Glory to God. Nasabay nun, di ba? Huwag pang nagmi-mission, hindi biro yung ano, pagod mo, no, di ba? Yung pagod, yung
Yung ano ba sa Bisaya yung pagod? Kapoy, no? Nakakapoy. Nakakapoy. Ang umikot ng Pilipinas, ang umikot ng buong mundo, kapoy talaga. Glory to God. Sa Korean ang pangalan ng Panginoon, Colossians 1:12. Ano, tama ba? Colossians 1:12 hanggang 14. And giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Pakisabi natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Kauban ako sa kaharian ni Jesus. Thank you, Lord. I belong to the kingdom of Jesus. Yun ang sabi rito eh. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yun ang nakasaad dito sa banal na kasulatan. Yun ang itinuturo ng banal na kasulatan. Yun ang winawali ng banal na kasulatan, na dapat daw tayo ay magpasalamat. Pakisabi, magpasalamat. Salamat. Magpasalamat sapagkat tayo ay naging kasama, kabahagi, kauban, no? Sa mga promises, sa mga pangako ng Panginoon. Yun. Tayo raw ay iniligtas, inalis, inilipat from the kingdom of darkness into the kingdom of light, no? To the kingdom of the Son of God, and that is Jesus. No? Mula raw tayo sa kadiliman, no? Yan. Tayo raw ay dinel sa liwanag. Nakikinig pa ho pa tayo? Okay. Hindi ko na papakahaba-habaan pa yung mensahe ko, no? I-clear ko na lamang. Anong oras na ba? So, mga hanggang alas 11 lang ako? Okay. Listen very carefully. God wants people to be saved. Lahat ng tao ay gusto ng Diyos na maligtas. Lahat ng tao, Bisaya, Bicolano, Kapampangan, Arabiano, lahat ng tao ay gusto ng Diyos na maligtas. 2 Peter 3:9, ikalawang Pedro 3:9. Lahat tanan, lahat ng tao ay maligtas. Gusto ng Diyos maligtas. Kaya nga tayo humahayo, nag-share, nag-preach, no? Kaya tayo nag-house to house, kaya tayo nag-evangelize, kaya tayo nag-crusade, no? We are conducting evangelistic crusade because God wants people to be saved. Naunawaan niyo yun? Lahat ng tao ay gusto ng Diyos na maligtas. Tayong lahat ay naglilingkod sa Diyos, nangangalagad sa Panginoon. Tayo ay naging pastor, tayo ay naging pastora para magligtas ng kaluluwa. Tama po ba? Yeah. Hindi tayo nagpastor, hindi tayo nagpastora, hindi tayo nangalagad sa Ginoo, hindi tayo nagplant ng church, hindi tayo nagtayo ng church para sumikat, para makilala, para maging famous. Tama po ba? Amen. Hindi, hindi, no? Tayo po ay nag-preach, nagwawali, tayo ay nagplant ng church, naging pastor, naging pastora, hindi para kumita ng pera, hindi dahil sa salapi. Amen po ba? Amen. Not because of money, not because of popularity, not because of fame, no? And we are also serving the Lord, nangangalaga tayo sa Ginoo, hindi para magtayo, mag-build up, mag-establish ng mga gamay na kaharian ni Jesus. We are not here to build our own little kingdom. Hindi po. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos ay para magligtas ng kaluluwa. Amen po ba? Kaya gusto ko lamang ipaintindi, ipaunawa yun. Dito po yung tingin sa magandang lalaki sa harapan, na habang tinitingnan nyo, lalong gumagwapo. No? Gusto ko lang liwanagin yun, ha? Are you still with me? Nandiyan pa po ba kayo? Gusto ko lang ipaintindi sa lahat, no? Na ang paglilingkod sa Diyos ay pagliligtas ng kaluluwa. Hindi para kumita ng pera, hindi para sumikap, no? Hindi para makilala, maging famous, no?
Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi trabaho, hindi pagkita, hindi pakinabang, hindi ito negosyo. Nagiginig pa po tayo. In fact, we are sacrificing. Sa totoo lang, tayo ay nagsasakripisyo. Nananalangin tayo, nag-aampo tayo, no? Nag-aayuno tayo, no? Yung ating mga sasakyan, pinapagamit natin sa Diyos. Yung ating mga buhay, yung ating mga talento, pinapagamit natin sa Panginoon. Amin po ba? Kagaya ngayon, anniversary ngayon, di ba? Marami, puyat, kulang sa tulog, di ba? Pastor Rayuntay, naligo ka na ba? Ha, naligo na. Pero ilang araw hindi nakaligo, no? Naamoy kita eh. Mahamutong. And then chuckle. Are you still with me? Nakikinig pa ho ba tayo? Para maunawaan ng lahat, ang paglilingkod sa Diyos ay punong-puno ng sakripisyo. Sakripisyo. Pagtitiis. Yeah, kaya gusto ko ipaunawa sa lahat ng narito, sa lahat ng nakikinig na nanonood, sa lahat ng mga pastor at pastora, na ang paglilingkod sa Diyos, ang pangangalagan sa Ginoo ay sakripisyo. Sakripisyo yan. Sakripisyo. And despite of many sacrifices, sa kabila ng maraming sakripisyo, hindi tayo umaatras, hindi tayo sumusuko. We are not surrendering. Amen? We don't give up. Tuloy-tuloy tayo. Amen? Amen. Padayon. Padayon. Padayon tayo sa pangangalagat. Amen? Amen? Sa paggawa, sa kabubuntaan ng Ginoo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, padayon. Oh. Ayaw pagluya-luya. Yan. Huwag tayong sumuko, huwag tayong umatras, huwag tayong tumaligot, huwag tayong bimigay. Nakikinig pa ho ba tayo? Sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos para magligtas ng kaluluwa. Kaya lahat ng mga nandito, lahat ng mga nakikinig at mga nanonood, kung hindi ka paligtas, nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Gusto ng Diyos na ikaw ay pumasok ng langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Unang Juan 5:13, 1 John 5:13, God wants you to have eternal life in heaven. Sabi nga, kahit na wala ka ng mansyon sa langit, kahit na wala ka ng reward, gantimpala, pabuya sa langit, ang mahalaga, pumasok ka ng langit, okay na yon. Amen. Amen. Ang masakit, ang masaklap, ang mahirap, pag napunta ka ng impyerno, susunugin ka, parurusahan ka, araw at gabi, may apoy, may uod na hindi namamatay, kasama mo ron si Satan, kasama mo ron yung mga demonyo. So mahirap ang mapunta ng impyerno. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pupunta ng impyerno. Bisayain mo. Oh. Kaya iwasan ang mga bisyo, iwasan ang mga kasalanan, iwasan yung mga paninigarilyo, bitawan na yan, mga pakinom ng alak, yung mga kapaklaan, katombo yan, iwasan na yan. At ako'y makikiusap sa inyo, mga kapataan, iwasan na muna yung mga jowa-jowa, iwasan na muna yung mga pagpapalaki ng tiyan, iwasan na muna yan, mga lagad na muna sa Ginoo, ibigay na muna natin ang ating buhay sa Diyos, ipaglingkod na muna natin ang ating buhay sa Panginoon, meron namang oras, may panahon para mag-asawa, di ba? May panahon para mag-asawa. Hindi bawal mag-asawa. Yung mga pari, bawal mag-asawa. Pero marami akong kinilang pari, may kapit. Totoo po. I'm not kidding, tood. Pero tayo, hindi bawal mag-asawa. Basta nasa tama, nasa right age. Kaya nga sabi ni Sister Ramon, sa mga dalaga riyan, huwag muna kayo mag-aasawa. Pagpunta ko ng Washington D.C., hanapan ko kayo ng mga Amerikanong asawa. Mga mabuot.
Kasi yung asawa niya, Amerikano eh. Hanapan mo kayo ng asawa para didalar kayo. So, mga minamahal, God wants people, all people to be saved. Nais ng Panginoon na ang lahat ay maligtas. Nais ng Panginoon na lahat tayo ay pumasok ng langit. Kaya hindi ito biro, ha? Makinig na kayong maigi, huwag na kayong magpintuhan pa, huwag na kayong magchismisan pa. Hindi biro, pag pumunta ka ng impyerno, susunugin ka ron araw at gabi. Ayaw ng Diyos sa pupunta ka ng impyerno. Kaya nga merong gawain ganito, may pulong na ganito, nakakarinig ka ng preaching na ganito, ang salita ng Diyos sa ganito, kasi ayaw ng Diyos sa ikaw ay pupunta ng impyerno. Kaya nga may anniversary, kaya nga may church, kaya nga tayo nagpa-plant ng mga churches in different parts of the Philippine Islands and in different parts of the world dahil nais natin na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya huwag ayaw na magpaluya-luya, huwag nang mag-backslide, huwag nang tumalikod, amen mo ba? Umaten, kada gawain. Maglingkod sa Panginoon, mga lagad sa Ginoo, nakikinig pa ho ba tayo? At yung ating mga talento, yung ating mga talent, i-offer natin sa Panginoon. Sing to God, dance to God, no? Kung ano yung ating talento, ipaglingkod natin sa Panginoong Diyos. Naunawaan natin? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Nais ng Panginoon na mapatawad yung ating mga kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagpapatuloy na mumuhay sa ating mga kasalanan. Sabi ng 1 John 1:9, if you confess, no, your sins to Jesus, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Kapag atin daw pinahayag, sinabi, kinumpisal kay Jesus ang ating mga kasalanan, siya raw ay totoo, tuod, tapat, matuwid, na handa tayong patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Tao pa ho ba rito? Yung mga lalaki, pwede ba akong makiusap sa mga lalaki? Taas ang kamay ng mga lalaki. Ang mga lalaki, hindi naghihikaw. Mga babae lang ang may naghihikaw. Ano sa Bisaya hikaw? O, yun na yun. Sa Biblia, ang mga lalaking nagsusuot ng hikaw, bakla. Sa Biblia, ang mga lalaking nagsusuot ng hikaw, kalaban ng Diyos, kaaway ng Diyos. Ang mga babae pwedeng maghigaw. Ano sa Bisaya hikaw? Aritis. Ayun. Kaya, huwag tayong, mga paglalaki tayo, huwag tayong maghigaw. Yung higaw, ibigay mo sa babae. Huwag tayong nagpapatato. Ano yung tato? Huwag tayong nagpapatato. Usong-uso yung mga tato. Sa Manila, usong-uso yung tato eh. Bawal ang nagpapatato. Amen? No. We are the temple of the Holy Spirit. We are Christians. We belong to the kingdom of light. We don't belong to the kingdom of darkness. Tayo ay kasama sa kaharian ng kaliwanagan. Ano sa Bisaya yung kaliwanagan? Liwanag? Kaharian. Hindi tayo sa kaharian ng dilim. Ano sa Bisaya yung dilim? Dilim. O, yun. May tao pa ba rito? Yes. Tayo ay kasama sa kaharian ni Jesus. Hindi sa kaharian ni Satanas. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa mga taga-Kulosas, sa Kulosas ang pastor doon si Epaphras. Sa Kulosas ang pastor si Epaphras. Ang nag-plant ng church sa Kulosas si Epaphras. Pero dumating si Pablo at misulat si Pablo sa mga taga-Kulosas upang sila ay turuan, upang sila ay palalimin pa, no? Tumaas pa yung kanilang pananampalataya, paniniwala, paglilingkod sa Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? At sila ay makapagpatuloy pa sa Panginoon, no? Kaya ang sabi ni Pablo, lagi kayong magpasalamat. Ayun. Lagi kayong magpasalamat na kayo ay kabilang sa kaharian ni Jesus. Kasi ang nakalagay lang dito, verse 12 lang eh. Putol eh, no? Pero ang babasahin niyo yung 13 hanggang 14, no, ang sabing ganoon, laging magpasalamat,
na kayo ay nasa kaharian ni Jesus. Palagi kayong magpasalamat sa Panginoon, magpuri sa Diyos na nasa kaharian kayo ni Jesus. Na kayo ay inihiwalay mula sa kaharian ng kadiliman, the kingdom of light, kingdom of darkness, kayo ay inilipat sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, I believe with all of my heart, ang aking paniniwala, no? Ang pagkaalam ko, itong team natin ngayon dito ay nagsasabi, no? Na magala ka bilang Kristiyano. Magsaya ka bilang Kristiyano. No? Maging masaya ka sa paglilingkod sa Diyos. May tao pahumor nito. Huwag kang magreklamo, huwag kang magmormor na ikaw ay Kristiyano. Huwag kang magreklamo, huwag kang magmormor na ikaw ay pastor at pastora. Ano man ang mga sakripisyo mo para sa Diyos, huwag kang magreklamo, huwag kang magmormor, huwag kang umangal. Amen. Magdala ka, magsaya ka. Magdala ka, magsaya ka na ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos. Magdala ka, magsaya ka na ikaw ay umaawit, tumutugtog sa Panginoon. Sumasayaw sa Diyos. Magalak ka, magsaya ka na ikaw ay nagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Amen! Yeah. Huwag kang mainis, huwag kang magalit, huwag kang sumuko, huwag kang umatras, huwag kang umangal, huwag kang magreklamo, huwag kang magmurmur sa lahat ng mga sakripisyo mo sa pangangalagad sa Ginoo. Amen! And I believe to God my heart, ito ang nais. Ito ang gustong sabihin sa atin ang lahat ngayon sa pamamagitan ng team ng Colossians 1:12-14. Masaya ang maging Kristiyano. No? Masarap ang maging Kristiyano. Amen po ba? Doon sa mga waray, ang sabi nila, maupay ang maging Kristiyano. Masarap. Hindi masarap yung uminom ng alak. Hangover yun. Hindi masarap yung maligarilyo. Magpatato, maging bakla, maging tomboy, maging mahalay. Hindi masarap yung mga bata pa ay nag-aasama na ang babata pa, mga bata pa? Ayun, yun na. Meron pang mga gatas sa labi, sabi nila. Ito, pag-uba rito. Ang masarap, ang mainam, ang maganda, yung ikaw ay Kristiyano, yung ikaw ay born again. Hallelujah! Kaya sa mga classmates mo, sa mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, sa friend mo sa FB, sa lahat ng pupuntahan mong lugar at bansa, sabihin mo sa kanila, masarap ang maging Kristiyano. Maligaya ang maging Kristiyano. Alam niyo kasi, marami kasing Kristiyano, maraming mga pastor at pastora tumatalikod na, umaatras, nagbabackslide. No? Pag nagpapaluya-luya na lang, hindi ibinibigay yung the best sa Panginoon. Kaya kinakailangan, we are now in the last days. Nasa huling panahon na tayo. Nung ako po ay nasa Israel, pansamantala ang capital ng Israel ay Tel Aviv. Nagpunta ako ng Tel Aviv noong nakaraan. Last year yun, babalik-uli ako at di ko alam kung kailan, baka bukas, nasa Israel na uli ako. Nagiginig pa ho ba tayo? Yan, hindi po ako nagbibiro, hindi po ako nagsisinungaling, hindi po ako nandadaya na sinasabi kong iniikot ko ang Pilipinas at iniikot ko ang buong mundo. Totoo po yun. Tuot po yun, tuot. I am not deceiving you, no? Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. So, mga sige, tawa ng tawa, sasama ito eh. Sa cable ka muna sumama sa Washington, D.C. Nakikinig pa ho ba tayo? So, mga minamahal, ang nais ng Diyos, ibigay natin ang ating the best sa Panginoon. I-full bless na para sa Panginoon. Kagaya ng aking pinangaral last Sunday sa Surigao, no? Sa Church ni Pastor Rapil, na kinakailangan na tayo ay 1 Corinthians 15:58, 1 Corinto 15:58, na tayo ay huwag manghihina, huwag manlalamig, huwag susuko, huwag aatras, huwag tatalikod. Amen? Amen. Tindog sa Ginoo, padayon,
Ibigay natin ang damit sa Panginoon, i-full blast natin. Amen po ba? I-full blast natin. Gusto ko sabihin sa inyo, harvest time na ngayon. Ito ang panahon ngayon na tayo ay aani ng maraming kaluluwa. Hahako tayo ng maraming kaluluwa. Proverbs 13:22, Kawikaan 13:22, Panultihan. Ha? 13, ano? Panultihon 13:22, The wealth of the wicked shall be laid upon the just. Ang yaman ng mga masasama, ang yaman ng mga wicked, ay ibibigay sa mga born again Christian, sa mga Kristiyano. Bakit yung mga kayamanan nila, yung pera nila, yung kuwarta nila, ibibigay sa atin? Number one, to enjoy the goodness of God. Kinakailangan natin maranasan ng kabutihan ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na wala kang pera. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay may utang at tinangangabayan. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay walang kinakain. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay naghihirap, nagdarahop, no? Ayaw ng Panginoon. Ang nais ng Diyos, maranasan mo, ma-experience mo ang kanyang kabutihan. His goodness. Amen to ba? Proverbs 13:22, yung yaman ng masama, the wealth of the wicked, no? Will be laid upon the just. Ibibigay sa atin ng Panginoon ang yaman ng mga masasama, saan natin gagamitin? To evangelize the Philippine Islands and to evangelize the nations of the world. Amen po ba? Amen. Kaya ang mga Kristiyano dapat maging tapat, maging totoo sa pagbibigay ng ikapo at handog. Amen? Amen. Isa lang na amen. Amen. Lahat ng Kristiyano, all Christians must be faithful and loyal to God in giving our tithes and offerings to the Lord. Amen? Ipapang pagunta rito. Our first fruits to God, ang ating mga pangako sa Panginoon. Ipapang pagunta rito. Dapat hindi tayo report. Gawa 20:35. Ano sabi sa iyong gawa? Buha 20:35. It is more blessed to give than to receive. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya minsan sa church, maraming kulang sa church. Walang pangrenta sa church. Kulang ng upuan sa church. Walang pangbayad ng tubig at ilaw sa church. Walang pangbayad ng internet. Walang pampatayo ng church. Kasi yung mga miyembro hindi nagbibigay ng ikapu at handog. Nakikinig pa ba tayo? Members, all members shall give their tithes and offerings to the Lord. Amen? Alam nyo kasi, tayo kasing mga Pilipino, tayong mga Pilipino, we Filipinos, nasanay kasi tayo eh. No? Nahirati kasi tayo na lagi nilang tayo naghihintay ng mga preacher, ng mga foreigner. Para pag dumating yung mga foreigner ngayon, may pera tayo. May tao pa rin ba rito? Kaya hindi na tayo umaasa kay Lord. Sa foreigner na tayo umaasa. At tayong mga Pilipino, nasanay tayo na umaasa tayo sa mga pangangaral ng mga Koreano, Malaysiano, Amerikano. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen! Brethren, the Philippines, ang Pilipinas ay para sa Pilipino. At ang Pilipino ay para sa buong mundo. Kaya po, mga pastor at pastora, para yung mga churches natin walang kulang. May pambili tayo ng may pambayad ng tubig, ng ilaw, ng internet. May papaayos tayo ng church. Hamunin natin, let us challenge our attendees to give their tithes and offerings faithfully to God. Bakit sabi faithfully? Faithfully. Faithfully.
2 Corinthians 4:2, ikalawang Korinto 4:2. We are God's stewards, and God is requiring us as His stewards, no? To be faithful to God. Pakisabi, faithful. Nakikinig mo yung mga kabataan? Mga kabataan, huwag niyo ubusin yung pera ninyo sa data, sa internet. Magbigay muna kayo ng 13 sa Panginoon. Pagbinigyan kayo ng baon, ng allowance, ibigay yung tithes and offering kay Lord. Amen. Lahat tayo, mga pastor, mga ngaral, pag nakatanggap tayo ng love gifts, ibigay ang tithes and offering kay Lord. Amen po ba? Yung sumasagot, pangunahan natin. Alam ng mga member ko yan sa Pilipina, ay may sa main church at sa chapters. Hindi ako umasa kahit kaninong Amerikano, Koreano, Malaysiano, no? Hindi ako umasa sa kanila. October 4, 1985, I got born again. In the summer of 1988, I entered the full-time ministry. No salary. Until now, I have no salary. Sa allowance lang. Amen po ba? Amen. Ang hinihingi ko sa kanila, support for the man of God. Love you for the man of God. So kung magkano yung ibibigay nila, yun ang para sa akin. Amen po ba? Amen. Nandito po ba yung mga Kristiyano? Taas ang kamay ng mga Kristiyano? Okay. Para hindi kayo mahirapan, hindi kayo maghirap, para wala kayong, para hindi nyo masabing wala kayong pera o laging kulang, ibigay nyo ng may katapatan ng inyo ikapotandog, mga Kristiyano, pagpapalain kayo ng Diyos. Para yung mga pastor at mga pastora hindi nagkukulang sa lahat ng mga pangangailangan nila, ibigay ng pastor at pastora ang kanilang mga ikapo at handog. Amen po ba? Genesis 14:19 and the following verses. Do you know Abraham? Kilala niya si Abraham? The patriarch? Si Abraham sa Old Testament, ibinigay niya ang tithes niya kay Melchizedek. Genesis 14. Binigay niya yung kanyang tithes kay Melchizedek. The king of Salem. Amen po ba? Kaya yung mga Kristiyano, pag nagbibigay ng tithes and offering sa Panginoon, pagpapalain ng Lord. Pag yung mga pastor nagbibigay ng tithes and offering sa Panginoon, pagpapalain ng Panginoon. Proverbs 28:20. Yan. Panultihon. Yan. 28:20. Basahin mo nga din sa Bisaya. Dito na po ako magwawakas. Malapit na akong magwawakas. Hindi ko napapakahabain to. Para matulog kayo ng maaga, bukas gumising kayo ng maaga, huwag kayong late. Panultihon 28:20. Mag-microphone mo ka. 28:20. Hindi ka, lapit ka rito. Basahin mo ha. Pakinggan nyo maigi ha. Andiyan ko ba kayo? Pakinggan nyo maigi. Ang tao nga dili limbungan, magkinabuhi nga madagayaon o malipayon. Apan kung magtinguha ka nga mo dato, pagtali, ikaw pagkasilutan. Yan, ang sabi ng Biblia, Proverbs 28:20, a faithful man will abound with blessings. Nakikinig pa ho ba kayo? Okay, listen very carefully. Ang nais ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, pangarap ng Lord, God desire, na hindi lamang tayo, Philippians 4:19, no? Not just to supply all our needs, but to be abound with blessings. Pakisabi, abound. Managana, umapaw ang ating mga pagpapala. Ang ating mga blessings. Are you still with me? Magiginig pa ho ba tayo? Okay. Eh yung mga Kristiyano, yung mga pastor, kanino umaasa? Sa mga scam, investment scam.
Sumama ka sa ganito. Idibohit mo yung ganito mo. Pagkalipas ng isang buwan, sasahod ka ng ganito, lalaki yung pera mo. Saan napunta yung pera nila? Lipad, wala na. Ubus. Nagiginig po ba tayo? Yung iba, bumibili ng coin. Dahil yung coin daw na ito, sasahod daw sila ng malaki. Mga minamahal, ang sikreto para managana, ang sikreto para yumaman, umunlad ng buhay, ay maging tapat sa ikapo at handog sa Panginoon. Maging tapat. Ako nga, isang ako magpunta, kasama ko sa preaching ko eh. Talikuran mo, iwasan mo, bitawan mo ang lahat ng mga kasalanan mo, mga bisyo mo. Magpakalinis ka, magpakabanal ka sa harapan ng Diyos. Next, magpakatotoo ka sa harapan ng Diyos. Be honest to God, be loyal to God, and be faithful in giving your tithes and offerings to the Lord. Amen. Eh, hindi magkukulang ang church. Kapag tayo nagbibigay ng mga ikapunta, handog sa Panginoon, amin po ba? Amen. Hindi magkukulang. Lahat yan, matutugunan yan. May susupply ang lahat ng pangangailangan. May tao pa rin ba rito? Amen. At yung mga tayo, sin-offerings, ay gamitin natin para iwin ang himuog. Amen? Iwin ang Surigao. Amen? Iwin ang Bulubulo. Iwin ang buong Mindanao. Amen? Amen. Ang Davao ng Apostela. Amen po ba? Use the money to evangelize the lost world. May tao pa ho ba rito? Amen. Eh maraming mga pastor at pastora, tinitingnan lagi yung offering niya. Kung ilan ang makukuha niya. At yung iba, hindi naman pastor at pastora, nang didibite, nang aagaw ng membro eh. Ako, hindi ako nang didibite. Hindi ko kayo ididibite, hindi ko kayo hatiin. Kukunin ko kayong lahat, walang division. Hindi ko kayo ididibite, hindi ko kayo hati-hatiin. Kukunin ko kayong lahat, walay division. Sama-sama tayo tanan. Glory to God. Pero gusto kong sabihin sa inyo, this is very, very true. Hindi na po ako bisita rito. Palagi na po ako rito. Amen po ba? May bahay na ako. Sinalagyan, pinagawa na ako ng pastor Baltasar ng bahay dun eh. Para daw pabalik-balik na ako. Glory to God. Sa purihin ng Panginoong Diyos na buhay, brethren, a faithful man will abound with the blessings. Are you still with me? Ang mga matatapat na tao ay pinapagpala ng Panginoon. Amen po ba? Okay, listen very carefully before I close. Pag hindi ka born again, pag hindi ka Kristiyano, saan ka pupunta? Impyerno. Saan ka kasama, saan ka bilong, saan ka kauban? Sa kingdom of darkness. Ngayon, pag ikaw ay na born again from kingdom of darkness into the kingdom of light. Pag ikaw ay nasa kingdom of light, no, nasa kingdom of Jesus, ang mga sakit mo, ang mga karamdaman mo, pagagalingin ng Diyos. Your sicknesses and diseases will be healed. The Lord will give us long life. Amen? Amen. Will extend, will prolong our life. Amen po, our life. Pagagalingin tayo ng Diyos. Amen? Amen. Palalakasin, panunusugin tayo ng Diyos, pahabain ng Diyos ang ating buhay. Amen? Amen? Alam ba ninyo na 56 na ako, 56 na ako? Pero akala ninyo 26 pa lang ako? Yes. Oh. Pero malakas ako. Kasi ang prayer ko sa Panginoon, ayoko mamatay sa sakit. I don't want to die in sicknesses. I want to die martyr, or I want to die na makasama sa rapture of the church. Marami pa akong gustong ikutin.
May tao pa ho ba rito? Iikutin ko pa ang marami pang lugar sa Pilipinas, iikutin ko pa ang maraming lugar sa buong mundo. Hindi pa ako nagsisinungaling this coming October, papunta naman ako ng Mambusaw, Capiz. Doon naman ako makakaroon sa Mambusaw, Capiz this coming October. Paano mo nagagawa yan? Paano nangyayari yan sa iyong lingkod ng Diyos? Panayang ikot mo buong Pilipinas, panayang ikot mo buong mundo. Paano mo nagagawa yan? Do you want to know the secret? Isa lang. No? Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Ano sa sinayang mahalin ang Diyos? No. Number two, mahalin mo yung mga kaluluwa. Love the souls. Mahalin mo ang mga kaluluwa. The perishing souls. Love God. Matthew 22, 37, and 38. Matthew 22, 37, and 38. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and might. And love your neighbor as you love yourself. Kaya nga kagabi, nakaupo kami rito ni Pastor Rapin, nakaupo kami rito, dalawa, nakaingkod kami rito. Sabi ko kay Pastor Marlo, kay Pastor Rapin, turuan mo ko magbisaya, turuan kitang magtagalog. Para pagpunta ko rito, bisaya na ako. Para pagpunta mo ng Maynila, mag-preach ka rin, tagalog ka. Nanginginig ko po tayo. Gusto kong sabihin sa inyo, hindi ka lang pang Mindanao. Ikaw ay pang Luzon, pang Bisaya, at pang buong mundo! Nakikinig ka rin ba tayo? Alam mo yung pagpapastor ko, pagiging alagad ko ng Ginoo, aksidente lang. Yung pastor namin, pumunta ng probinsya, doon nagpastor. Yung church namin sa Quezon City, wala nang pastor. Wala nang nangangaral, kaya no choice, wala akong magawa, na itulak ako. Ako yung nagpastor. Ayoko sana. Sabi ko, mahirap. Hindi ko kaya. Hindi ako karapat-dapat. Walang pinag-aralan. Hindi magaling mag-English. May tao pa ho ba? Amen. Sabi ko, magpastor, walang security, walang pera riyan. Wala akong security. Nakakaalis ng ambisyon. Yung mga pangarap ko, my worldly ambition, no? It will be removed, no? Mawawala ang lahat yun. Ayoko. Pero ito ang sabi sa akin ng Diyos. Are you still with me? Ito ang sulti sa akin ng Ginoo. Sabi sa akin ng Diyos, hindi ka lang magpapastor. Iikot ka sa buong Pilipinas. Iikot ka sa buong mundo. Makikilala ka. Amen. Isa ko pang ito dito. So yung Diyos, yung Ginoo, tapat sa kanyang mga pangako. For so many years, I stayed in Metro Manila. But after my training, after my equipping ko, dumating yung time ko, pinaikot ako ng Lord buong Pilipinas, buong mundo. 4 years ago, kinontak ako ni Pastor Raindan, yung Pastor Baltasar, ni Nini, Mr. Nini. Sabi, punta ka ng Mindanao. Sabi ko, yun ko, layo yan. Punta po kayo ng Mindanao. Punta kayo dito sa Agusan. Magastos yan. Malaking pera yan. Sabi ko, yun ko. Hindi ako nagpunta. Totoo po, hindi ako nagpunta. Pero makulit sila. Mapilit, very persistent, very persuasive. Tawag ulit. Punta na po kayo rito. Kasi kulang ng gwapo rito. Maraming gwapo pero kulang ng gwapo. Ito po ang itong sabi nila. Kami ay na-born again sa Kingdom of Jesus Fellowship. They got born again in the Kingdom of Jesus Fellowship. We were trained in the Kingdom of Jesus Fellowship.
Nakita namin kung paano ka mabuhay. Nakita namin kung paano ang mangaral. Nasubaybayan namin ang pamumuhay mo, nasubaybayan namin ang pangangaral mo, kilala ka namin, kilala namin ang pamilya mo. Kaya, hindi pwedeng hindi mo kami puntahan ng Mindanao. Namimiss ka namin. Itapa ho ba dito? Ito po walang biruan. Wala pong dayaan. Kapag nakilala ka ng kapwa mo na mabuti kang tao, hahanap-hanapin ka nila. Pipilitin ka nila na makarating sa kanila. Amen! Pero, pag hindi ka mabuting tao, wala kang pagmamahal sa Diyos, wala kang pagmamahal sa mga kaluluwa, ipagpilitan mo ang sarili mo sa kanila, ipagsiksikan mo ang sarili mo sa kanila, iiwasan kanila, iiwanan kanila, lalayuan kanila. Pero pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang maraming kaluluwa, kasama sila sa'yo, papupuntahin ka nila. Amen! Ito ang pahoba dito. Iyon ang dahilan kung bakit ako umiikot ng buong Pilipinas at buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao, text ng text, tawag ng tawag sa akin, pumunta po kayo rito, makarating po kayo rito, sasama po kami sa inyo. Why? Because I love God. And I love the perishing souls. Hindi po ako nandito para magkaroon ng maraming churches dito. Hindi ako nandito para yung mga lupain ninyo makuha ko yan. No. I am here because I love you. Sabihin mo sa katabi mo, I love you. In fact, nagsasacrifice kami. Yung gastos namin dito, hindi naman bumabalik eh. Totoo lang. Hindi yung aming gastos, yung aming sakripisyo, yung aming pagod, hindi bumabalik. Halos sa lahat ng misyon namin, yung misyon namin sa Bicol, hindi yung bumalik. Lahat ng ikot namin sa buong mundo, hindi bumabalik. Puro gastos yun. Sana, ibinursa na lang namin yun. Pero sinasakripisyo namin. Anang-anang lang makarating sa mga lugar na ito. Pinagtitiis na namin. Kahit minsan, bago ka makasiyar, maganda glass ka muna. Ayos lang. Pag nalaglag yung sabon mo, sa putik, nasa rin sa putik. Pa, susunod, palakihan mo naman yung CR mo. CR mo? Ang lit-lit ng CR mo. Hali, Diyos na makapangyarihan. Tapos, di ba habang nagsasabon ka, yung sabon mo lalagig sa bawl, wala ka ng sabon. Ay, hindi ka pa tapos maligo, hindi ka pa tapos maligo, yung sabon ko ah. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Kaya sinama ka from kingdom of darkness to kingdom of light, from kingdom of Satan to kingdom of Jesus, sapagkat nais ng Diyos na baguhin tayo, patawarin tayo, bigyan ng buhay na wala hanggan, pagalingin ang ating makasakit at kataramdaman, palakit ka kami noon, may tao pa ho ba rito? Pagpalain tayo ng Diyos at tayo ay gamitin para maligtas ang maraming kaluluwa. Ako po, sa totoo lang, I am not against yung sistema ng evangelism. I am not against kung mayroong sistema ng evangelism. Pero isa lang ang natutunan ko, kung bakit ako umiikot ng buong Pilipinas at buong mundo, yung mahal mo ang Diyos. At mahal mo ang mga kaluluwa.
Pag mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang mga kaluluwa, paiikutin ka ng Diyos buong Pilipinas at buong mundo. Palakpakan natin si Lord. Isusupray ka ang lahat ng mga pangangailangan mo. Amen po ba? Kaya, ang sabi ng Colossians 1:12-14, magpasalamat palagi sa Panginoon. Palagi. Ano sabi sa iyo palagi? Yan. Always, laging magpasalamat. Huwag mag-murmur, huwag magreklamo, huwag magalit, huwag malinis. Offering time, magpasalamat during offering time sa mga special numbers, sa lahat ng mga sakripisyo, mga pananalangin, pag-aayuno. Habang ginagawa ang kabubutuan ng Panginoon ng Ginoo, habang tayo nangangalagad sa Ginoo, magpasalamat. Amen. Yun ang sabi. And give thanks to the Father. No? And give thanks to the Father. No? Magpasalamat. Sa ibang translation, always give thanks to the Father. Laging magpasalamat. Amen po ba? Amen. Magpasalamat. Kaya sa oras na ito, kung alam mo hindi ka paligtas, if you are not yet saved, kung alam mo backslider ka, kung alam mo living in sin ka, kung alam mo ikaw ay nagpapaluya-luya sa Ginoo, kita ako ba rito? Amen. Ibigay mo na yung buhay mo ngayon sa Panginoon. Ibigay na. At tayong mga pastor at pastora, huwag manghihina, huwag manglalali. Huwag mong i-confine ang sarili mo sa isang lugar lang. Come out! Magpagabit ka sa Panginoon, pumunta ka ng radio, pumayo ka, mangaral ka. Huwag mong palitin ang sarili mo. No? Huwag mong tingnan na ikaw ay gamay lamang sa paningin ng Panginoon. You are precious in the eyes of God. Amen? Mahalaga ka sa Diyos. At ipaprophesy ko sa inyo before I close, mas gagamitin kayo ng Lord more mightily, effectively in this final hour. Amen. Mas marami kayong bigyan na pupuntahan, mas maraming mag-i-invite sa inyo. God will give you new open doors. Bakit? Sapagkat kayo na, tayo na ang kapalit ng mga nagpapaluya-luya sa Ginoo. Yung mga luya-luya, hindi bawang-bawang, luya-luya. May tao pa ho ba rito? Tayo na in this final hour, tayo na. Ang gagamitin ng Panginoon because we are all out to God. Kaya before I close, isa lang ang hihilingin ko sa inyo, give your best now to the Lord. Bago ka matulog mamayang gabi, mag-isip-isip ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ibibigay ko na po ang the best sa iyo. Hindi ko kukunin, hindi ko na nakawin ang aking tithes and offerings. Ibibigay ko yan ng may katapatan at merong pagtitiwala. Bibigay ko yung the best ko sa Panginoon. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Sa tayong lahat ay tumayo. Tindog tayo sa Ginoo. Sa oras na ito, i-offer natin ang ating buhay sa Panginoon, ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Tayong lahat ay yung mukha at pumikit. Sige po, yung mukha tayo at pumikit. Ikaw ay laging tapat kung magmahal. Iyong kahawa ay magpapalala. Sige na ganyan, kay puti-puti mo. Panginoon, sa lahat ng
na sa akin ay nagmamahal. Sa oras na ito, habang tayong lahat ay nakayog at nakatikis, gusto kong sabihin sa iyo, masarap ang maging Kristiyano. Masarap ang maborn again. Babaguhin ka ni Lord, papatawarin ka niya, aayusin niya ang buhay niyo, tatanggalin niya ang mga bisyo't kasalanan, pagagalingin ang karamdaman na nakaraang Sunday sa may sa Rigao, may na-interview si Sister Ibondon na mga pinagaling ng Lord. Sa simpleng prayer, sa simpleng preaching, may pinagaling ng Lord. Lahat ng ating mga pangangailangan financial tutugunin ng Panginoon. Kaya kung sa oras na ito, meron ang sama ng loob, si ganito, si ganyan, patawarin mo na at humingin ka na ng tawad. Maglingkod ka ng maayos, ng totoo at tapat sa Panginoon. Huwag kang maglingkod dahil sa pera, huwag kang maglingkod dahil sa posisyon. Be honest to yourself and be honest to your God. Kapag honest ka sa Lord, honest ka kay God. Whether you like it or not, you will be blessed by God. Your church will expand and your church will grow. The Lord will send you to different parts of the Philippine Islands and the Lord will send you to the nations of the world. God will support you and God will supply all your needs. So, supportahan ka ng Panginoon. Kaya yung mga nagbabackslide, mga nagpapaluya-luya, yung mga nangihina, mga nanglalamig, hindi binibigay ang debes sa Panginoon. Ako'y nakikiusap, nasusumamo, namamanig sa inyo, umaapila sa inyo, ibigay niyo ang the best niya sa Panginoon. Itodo niyo na ang the best niya sa Panginoon. At gusto kong sabihin sa iyo, may reward, may gantimpala, may pabuya ang Panginoon. May buhay na walang hanggan sa langit. At habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, the Lord will bless you abundantly. Ako po ay walang sahod, wala akong salary. Alawan-alawan lang yung binibigay sa akin. At kung merong magbigay sa akin ng love gift, doon kami nabubuhay. Pero lahat ng mga anak ko ay maayos ang pagkain, maayos ang kasuotan, maayos ang mga gadgets. Nag-aaral sila sa mga well-known private schools. And I'm moving around the globe. Ano ang sikreto? Kasi ang Diyos ay Diyos ng gantimpala. Ang Diyos ay Diyos ng pabuya. Ang Diyos ay Diyos ng reward. Kaya sa oras sa ina ito, nakikiusap ako. Kung ikaw ay umaattend lang dahil naghahanap ka ng mapapangasawa o ng jowa, so ayusin mo na ang buhay mo, ang isip mo, ang pagkatao mo. Maglingkod tayo ng maayos na may katapatan sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, as we sing this song once again, habang inaawit natin ang awit na ito, ibibigay natin ang totohanan ng ating buhay sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Itaas natin ang ating mga kamot sa Ginoo. Panginoon, sa lahat ng oras, sa Diyos, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Dakilang Diyos at Panginoon, dakilang Diyos at Panginoon. Umayain tayo, wala katulad. Umayain tayo, di mababago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sa huling pagkakataon, lahat ng totohanan at gusto na ibigay na ang buhay sa Panginoon, ito ay hindi persahan, hindi pilitan, kusang loob nila. Kung nais nila ng totohanan ibigay ang buhay niya sa Diyos, taas niyo ang dalawang kamay niyo patungo ng langit.
At yung mga nagtaas ng kamay patungo ng langit, pwede ba kabangbang tayo dito sa harapan? Come forward, those who raise their hands towards heaven. Come on. Walk forward, come forward, those who raise up their hands towards heaven. Hallelujah. Sige, lakas po kayo patungo ng harapan. At sa paglapit niyo sa harapan, sa pagpunta niyo sa harapan, I will pray for you. Ipapanalangin ko kayo. Magampo ako sa Ginoo. Pagalingin ka. Balat hanggang kaloob-looban. Pagpalain ka, pasagalingin ka. At gamitin ka ni Lord more mightily, effectively in this final hour. Sige po. Yung mga gusto pang gamapit, patungo ng harapan. Psalm 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good. At sa paglapit mo rin sa harapan, aayusin ng Diyos ang motibo ng iyong puso. And God will refine your heart. God will purify the motive of your heart. And the Lord will use you more mightily, effectively in this final hour. Sige. If you want to cry, just cry, come on. Just cry if you want to cry. Come on, just come to your God for something more than that. If you want to cry, just cry. The Lord is listening na hindi nila Panginoon. I will pray that the Lord will heal you, will bless you, will supply all your needs, and will use you for mightily and effectively in this final hour. And as the Lord has been good and faithful to me, to my family, and to my ministry, the Lord will also be good and faithful to you, to your family, and to your ministry. Sinasamba kita. Sige po, kung sa ating gano'ng ang Diyos, gusto mo mata ang luha sa inyong mga matay. If you want to cry, just cry. Let the tears roll on your cheek. Hallelujah. Sing the song once again. Babalalik ka ng Diyos, babaguhin ka ng Diyos. Ang mga pisumot kasalanan, aalisin ng Panginoon, patatawarin ka, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pagagalingin ka sa iyong sakit karamdaman, i-extend, ipoprolong ng Diyos ang buhay mo, ipopormod ka ng Panginoon,
Sa pag-aaral mo, you will be blessed. Sa trabaho mo, sa negosyo mo, you will be blessed. At yung saan gamang nakalagay na position ngayon, palalawakin pa ng Diyos. Believe you, thus saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong binibigay ang buhay mo ang buhay mo sa Diyos, sinasurrender mo ang buhay mo sa Diyos, ipinapagamit mo ang buhay mo sa Diyos, nagpapakatotoo ka, nagpapakalim sa papakapanal ka, ang kanyang ang gusto ng Panginoon, gagantimpalaan, bibigyan ka ng pabuyan ng Panginoon. Listen very carefully. Pagkatapos mong isumo, isurrender, ibigay ang buhay mo sa Diyos, the devil will attack you. The devil will hinder you. Ahadlangan ka ng Diablo, aatakihin ka ng Diablo, pipigilan ka ng Diablo, haakusahan ka ng Diablo, pipipipersistik ka, but don't give up, don't surrender, padayon. Show to the devil that you will not surrender. And after that, the Lord will move mightily and show to the devil that he is defeated on the cross 2,000 years ago. Ipapakita ng Diyos sa Diablo na siya'y talunan na 2,000 years ago. Pag nakaramdaman mo, nakita mo, naranasan mo, may mga atake si Satanas, huwag kang bibigay, huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Magpatuloy ka sa Panginoon. Hindi ka niya iniwanan, hindi ka niya papabayaan. The Lord will not forsake you, nor abandon you. Hallelujah! The Lord will not forsake you, nor abandon you. The Lord will not leave you. And the Lord will use you more mightily, effectively in this final hour. So take the anointing now! Let it blow! Larababakatakawalabakanda! Let it blow! Yakatarabakarabahal! Yes, Father! And let it blow! Ay, buti-buti mo. Pinuhuri sinasamba ang Diyos ay nagpapatawad. Ano man ang nagawa mong kasalanan, ililindog ng bigyan. Nahina ka ng amang, nakulang ka man, nagbatled ka man, pinapatawad ka ng Diyos. Huwag ka nang bumalik dyan. The Father, let it blow. Father, just let it blow. Urababasyanda. Yes, Father, just let it blow. Masyadong maraming lumapit sa harapan. Maaring hindi ko kayo lahat maabot at hindi lahat mapatungan ng kamay. But the Lord will touch you by His Spirit. So Father, right now, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, Father, let it go! In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, Kondalabasyakatarabasanda, Ribibiyandarabasanda, yes, Urababasyanda, Father, let it flow, let it flow, yes, Karababasyakaraba. Sinasamba.
tigulang, walang bata, walang matanda, walang bata, walang may pinag-aralan, o walang pinag-aralan, walang mahirap o mayaman, ang lahat ay pinapatawad ng Diyos. Ang lahat ay pinapagaling ng Diyos. Ang lahat ay ginagawa ng Himala at binibless at pinopromote ng Panginoon. Dakila at mabuting bagay ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay, sa inyong mga buhay. Panginoong Diyos, sa huling pagkakataon, ibaba po ninyo ang panalangin, ang basbas sa bawat isa. Sa kanya, sa kanyang asawa, sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, sa kanyang biyanan, sa kanyang mga anak at mga ina po, at sa kongregasyong pinagkatiwala niyo po sa kanya, aming pong hinihiling Panginoon ang panalangin ng basbas. So Father, right now, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, just like you. Maging lahat po ng mga nakikinig at mga nanonood sa oras na ito, ikaw po ang humibo sa kanila, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Kung meron kang bukol, meron kang sis, itulak mo, wala na ang sis, wala na ang bukol. Makakita ka, makarinig ka, makapasalita ka, lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, pinawi ng Lord. Mataas na kolesterol, high blood, stroke, sakit na hindi gumagaling, all kinds of sicknesses and diseases, be healed right now. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Pakiramdaman mo ang sarili mo. Bukas na gawain pa tayo, magpatotoo ka. At sa pagbalik mo sa church kung saan ka nilagay ng Lord, i-testify mo, ipatotoo mo ang kabutihan ng Panginoon. At samahan ka ng malakas sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah. Ayan. Maging sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito, take the anointing now, take the glory of the Lord now in Jesus' name. Nagagaya na iyong arani, I need more prayers and I need more fasting. And I need your financial support more than ever before. Sapagkat the Lord is using me more mightily effectively in this final hour. Narinig mo yung mga bansa at mga lugar na inikutan ko, walang pandaraya, walang pagsisinungaling, walang deception, walang exaggeration. Pagkatapos ko rito, lilipad ako ng hapis and hopefully, nababalik ako ng Thailand ng November at sa marami pang lugar at marami pang bansang pupuntahan. So I need your prayers and fasting and financial support more than ever before. Sa tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoong Diyos sa buhay at dumaling na po tayo sa ating mga upuan. Pakiramdaman po ninyo ang sarili ninyo, kayo po ay pagaling na sa Panginoon. Gabing karatong tanan, ako magpasalamaton sa mensahe na kipaabot sa Ginoo, pinagi sa iyang alagad kay Pastor. Bless kayo po, kanang pag-ingkot pa na ako kayo na pag meron kayo na akong napatihan ang pagservisyo sa Ginoo, sakripisyo ngayon. Sa tinood, kaniadto sa wala pa ako nag-pull. Kaniya ito, nakapangusap ko sa San Franz sa Open Bible ato. Tigpaminaw, tig-ingkod, walilain mo haton. Pag magpatawag ang pastor, magpakilip, magpalayo, kaya di ko apil. So mayabot ang time na ako yung backslide, yung wala. Pero mayabot ang time sa pag-uli na ako sa mga sa Surigao, sa Aras-Asan. Nagkakita kami ni pastora tungod sa pagka-diskresya sa iyang amahan na mahimo ako itong driver lang po. Bless kayo po ngayon. Tumod sa samad, sa gasgas, sa iyang amahan, pato na luwas. Kami nagkaabot. So si pastor ay akong gidala, ay akong gikuan. Kato na tayo. Sa akong pagbalik sa Ginoo ka ng tinuog itong Ginoo ni pastor na grabing sakripisyo. Ako, sa ako, tricycle driver, daghay panahon nga may bulaton sa Ginoo. Give up na ko na akong trabaho para sa bulaton sa Ginoo. Which come at pag-ulit ko, makita ko ako anak, nag-ako ihatag sa akong saway, ako ihatag sa akong anak. Kanang mauwaw ako sa akong kaipon, sa akong asawa, na wala ko'y mahatag. Gani, karun, pagkanina mo, kanang,
grabe, kahit kanang wala, walang wala ba? Pero lang po, gusto ko mukanto, gusto ko mamahin ang pulong. Gusto ko mukanto, mamahin ang kataobod. So, patungan ka wag yung pastor. Ako mismo, dool da yun. Kaya ako, kanang, sa akong kasing-kasing, adunay kaluoy, may tungod sa akong pamilya, may tungod sa akong asawa, may tungod sa akong anak. Kay tungod sa pagbalay, tungod sa pagservisyo ko sa Ginoo, ang panahon na dapat para sa akong anak, ang panahon na dapat sa akong anak, sa akong asawa, ang panahon na dapat ako manginabuhi para sa akong pamilya, akong giwitro, alang sa Ginoo. So, katong di kasi natin ang pastor sa iyang wali, na bless kayo po, na ako, dili angay magbubulbul, o dili angay magluya-luya, kay kini, dili angay na ako mamalaka. Karong katawa, karong rasa, wala ko'y kanoon, wala ko'y tulugan, wala ko'y mailisan. Kay pag-abot sa panahon, nga mabalik ang Ginoo, nga to sa taas, ato na ko'y kabuyan, ato na ko'y kaayaan. So anak, ako na akong gilaukan. So bless kayo po sa word ni Pastor, na gitala ang minsay sa Ginoo, nagpabot ka niya. So bless kayo na po. Amen. Maani pa kami diri o dili pa, pero ang amo kasing-kasing mo anhigod me. Tapos, gitagaan din sa Bratian, nasakit sa isang kasimana, apan ako ka nagilauman na ang Ginoo rin mga ayaw. So, nagsampit mi sa Ginoo, o yung ba na sa pag-ampo sa host pastor, gitagaan mi, matanalangin na, naulian siya, tapos, nag-stop na dayon mi, nga, karon kaya naulian man ka, pwede na ganyan pa makaano sa, anin sa inyong hingoog. Tapos, nabisar mi itong mensahe ni Pastor. Pastor, salamat sa imo mensahe nga ni ato katong Domingo. Sila oba ni Ma'am Roa. Salamat. Ngayon yung bliss ako gito gitimanaan. Gituuhang yuto na ako nga ang Ginoo magapanalangin yatong tungura kay para yun mi makaani din ni. Pagulis sa balay, mga igsuon. Nag-isgot good mi sa akong partner. Ninyo ko nga, dong, ang ato kwarta, 400 ra. Inutang pa dito na mo sa among mga kaubanan sa simbahan. Tapos, karun na ba mga igsuon, ikawadan na sila sa iyang ginikanan. Nautangan pa ito na kong kwarta, pagkaog maanawadan sa iyang ginikanan, namatay iyang nanay. Pero nauna naman na ginaguhulam ang iyang 500. Tapos, alam lang pa mo po, iuli. Malay man sub kita, kay yung ulaw na, tapos iuli. Ngayon siya sa ako, okay lang dahil kay ako iyon i-please sa ako Thanksgiving. Iko salamat kayo ng milin. Sorry kayo, nakahulam na noong ko ang kwarta. Nga naaparabayan noong kasama. Nga problema, siya okay ra. Sa okay ra sa piyon sa ato ng milin, salamat sa ko ngayon mo kong ipahulam. Pero apan, dako ako pa salamat sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nakapanalangin ato. Gabi una, niyong ko nga doon. Managat kao para mag-aatotan yung ngoo ang ato pamasahe, dili tumog-tumog. Yeah. Ngayon siya nga, kung ano ba rin, ayaay. Ngayon siya. Iko, sulayan doon lamang nato pagpamumpang, hindi mo pagpanagat kaya ang hinurag yung mga tangboan ng kuan ba, ato pamasahe diri. So, salamat sa Ginoo kay duhara ba kang tokaoras o tulo ba, di kipo mo ba nga. Tulo o duha, gitagaan mi kantidad isa kalibo. Salamat sa Ginoo kaya nagaan ni mi diri mi. Danyong Ginoo. Daghang salamat gayon sa Ginoo o sa inyon, tagaan yung hingoo kay imo mi gidawat. Gidawat mi santoon, tagwa mi buhat dito sa terminal. Apa napasalamat mi kanaay anak sa amo kabanan dito nga nagsugat. Kay baya, busy baya sila diri kay kasal gayon na. Salamat sa inyong tanan. Amen. No? Pasalamat din pala na siya nung dumating si Pastor Ricky doon sa no, Aras-Asal. Nung Linggo, nagturo si Pastor tapos nag-bless po daw niya. Tapos ayaw sana daw niyang pumunta. Kasi marami nga daw pera, pero pinagpala rin naman para makapunta dito. Amin po ba? Amen. Amen. Ako pala si PJ M. Villarias from Taguaid. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sobrang buti niya sa buhay ko. At saka sobrang blessed ko sa mga
sinabi ni Pastor Carillo na dapat talaga magiging matatag ka sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga ibibigay sa iyo ng mga problema, kahit ano. Kailangan talaga ng faith at saka ang importante talaga is prayer. Prayer talaga always kasi yun talaga ang nagpapatatag sa buhay natin. Then, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sobrang buti niya sa buhay ko. Na-feel ko talaga yung ano, presence. Yung presence ni God, yung Holy Spirit niya. Talagang sobrang blessed ako kasi hindi niya ako pinabayaan at saka maganda talaga kapag nasa Diyos ka na, yung nagpapagamit ka na sa lahat ng mga ano ni God sa'yo. Yung talent mo, i-dedicate mo kay God. Yun lahat-lahat. Rachel. Itong bangang korehin. Ya, unsa may imong unsa imong mapilit sa imong kuan nga naman kay hangin nga ni kuan sa imuha unsa na imong pagkuan ni pastor pa ginong yung pag nindog preaching paglayhan lehan naramdaman ko lang may parang ayo hindi parang yung may hangin talaga na malabig na parang wind ng ano ba yung dagat no magano no. Tapos pagkatapos yung pato parang may kuryente. Pinigil ako lang kanina kasi pag bumagsak ko doon yung katabi ko, ginarawal ako kung baka mapagsakan ko. Bless ka kanina. Naramdaman mo talaga yung presence. Ano? Kasi. Joy in the Holy Ghost, righteousness, peace, and joy in